Mr. Santos, baby boy, palakpak yung isa, baby boy. Maya-maya, yung tatlo naman naglalakad habang nandun si Mr. Santos nag-aantay para ilabas yung kanyang baby. Pangalawa, lumabas, Mr. Cruz, twins, uy, dalawa. Nagtanong yung pangatlong lalaki, saan ka pa nagtatrabaho? Sa una, dyan ako nagtatrabaho sa hotel, Studio One Hotel. Ah, isa lang anak mo. Ay, ikaw? Double Tree Hotel. Ano ang anak? Mr. Sanchez! Ah, ako po! Quadruplets. Tinanong, saan ka nagtatrabaho? Four Seasons Hotel. Yung pang-apat na lalaki, hinimatay. Inis, ni-revive ng mga medical team natin, ni-revive. Ba't ka hinimatay? Saan ka ba nagtatrabaho? Doon ako nagtatrabaho sa Al Jadaf, sa S19 Hotel. Buti sa S19 Hotel lang siya nagtatrabaho. Hindi po doon sa OYO 365 Eureka Hotel. Tapos na ang walang kakwentang-kwentang kwento. Mga kapatid, tatlong letra ang ating pagdinilayan sa gabing ito. Ano po? Tayo, very familiar sa atin to. KKK. Anong kahulugan? Anong kahulugan ng KKK? Kagandahan, kagandahan, kagandahan. Makitignan ang mga katabi. Ayan, kagandahan. Yung puno ng kagandahan. Mga kapatid, ang unang K ay ang kwento ng kapanganakan ni Juan Bautista. At una, makikita natin na noong paman, ang dami ng Marites. Noon paman, ang dami ng Marikay. Alam niyo kung bakit? Yung Marites, ano, Marie, ito ang latest, di ba? Marikay, alam niyo? Marie, nakikialam ka. Di ba? Noong panahon pa lang ni Juan Bautista, meron na ang tungkol sa kanyang kwento. Alam niyo po ba, noong first century Palestine o Israel, may kultura sila na ganun po talaga pag may mga anak, nag-tipon-tipon yung mga kapitbahay, mga kamag-anak. Yung iba, nagdadala pa po ng banda. Banda rito at saka banda roon. O binabantayan nila dahil wala pa lang yung instrumento para makita kung lalaki o babae. Yung instrumentong yon, ultrasound po. Wala pang ultrasound noon. Okay? Kaya nakahanda lang. Kaya pag lalaki ang lumabas, sasabihin nilang, it's a boy! Tararantan. Ganon ang man. Pero pag sabi, it's a girl! Hindi tumutunog ang banda. Nakakalungkot, di ba? Pagka sabi nila, babae, ang paglalaki, ang anak ay it's a blessing. Okay? Kaya masaya sila paglalaki. At alam natin kung ano ang nangyari. O, dahil it's a boy, tumunog ang banda. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Okay? So, masaya ang lahat. Sapagkat, mga kapatid, ang bawat anak ay nagbibigay ng kaligayahan sa pamilya. Tama, correct. Nung araw na tayo isinilang, tuwang-tuwa ang ating mga magulang. Okay? Kahit na hindi kagandahan masyado ang ating itsura, ang ating mga nanay, lahat yan sasabihin, ang ganda-ganda ng anak ko. Totoo naman, di po ba? Lahat ng anak ng ina ay napakaganda. Kaya laging sinasabi, napakaganda ng aking anak. Kaya ganun na lang ang katuwaan ng naipanganak si Juan Bautista. Kaya mga kapatid, ang sabi ko kanina sa umpisa, alalahanin natin yung araw nung tayo ipinanganak. Sapagkat yun ang araw na kung saan binigyan ng regalo ang ating mga magulang. O, no, potentials pa lang at time. Okay? Eh mga kapatid, masaya ang bawat miyembro ng pamilya
nung tayo ay pinanganak, ang araw ng ating birthday. Pangalawa, sa kapanganakan ni Juan Bautista, kahit nagsasaya ang iba, si Zacarias, wala pong imig. Alam niyo kung bakit? Pakitanong kung bakit. Sapagkat hindi siya naniniwala sa pagbabalita ni Anghel Gabriel sa kanya. Noong kailan natin pinagnilayan ito? December 18, sapagkat yun yung gospel ng December 19. Okay? Nung ibinalita ng anghel habang nag-aalay siya ng insenso na siya ay magkakaroon ng anak. Okay? Hindi siya agad naniwala sapagkat sabi niya, ako ay matanda na. 75 years old, more or less. Sino po yung 75 years old dito? Pakitaas ang kamot. 75 years old na lalaki. Meron pa ba? Ay, meron. Kayo 70 lang? Kaya pa? Okay? 75 years old, sabi niya, hindi na. Pwede po ba? Mas lalo pa, ang kanyang asawa ay around 65 years old. Hindi lang matanda. Baog pa. Kayong nasa medical profession, posible pa ba na ang 65 years old na babae at baog ay magkakaroon pa ng anak? Imposible, di po ba? Pero kung inyong napansin, mula pa sa ikalawang araw, lahat ng kwento ng ating simbang gabi ay kwentong imposible. Unbelievable. Pero nung December 20, nung Annunciation kay Mama Mary, anong sabi ng Anghel Gabriel? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Para sa atin, ang daming imposible. Sa kanila, napaka-imposible ang isang matanda at baog pa at magdadalang tao. Pero tulad natin, si Zacarias ay hindi rin naniwala sapagkat imposible. Pero nung matupad, kaya sabi ni Anghel Gabriel, hindi ka makapagsasalita hanggat matupad sa araw na mangyayari ito. At mula noon, pangalawang letter K, matahimikan. Sa atin ay parusa, pero ang sabi ng mga komentarista sa Biblia ay hindi parusa para kay Zacarias, sapagkat ang katahimikan ay panahon ng pagninilay. Yung ating unang pagbasa, ang huling propeta, no, si Propeta Malakias, na nangako na darating ang tagapaghanda ng Diyos. Mula noon, for 400 years, walang propeta ang Israel. Ang mga propeta ay mga mouthpiece ng Diyos. Kaya pag nagsalita ang propeta, yun ang salita ng Diyos. Pero for 400 years, God was silent. Hindi ba natin na pagtanto sa ating buhay? Parang natutulog ang Diyos. Sa haba ng panalangin ni Zacarias at ni Elizabeth na magkaroon ng anak, wala na silang pag-asa. Tahimik ang Diyos. Natutulog ang Diyos sa palagay nila. Ilang taon na kayo nag-aantay ng boyfriend? 60 years old na kayo? Parang tahimik pa rin ang Diyos, di ba? Ilang taon na kayo nag-aantay ng anak? 15 years na. Wala pa rin. Di po ba? Ilang beses na kayong nagsisimbang gabi? Parang tahimik pa rin ang Diyos. Pero mga kapatid, ang katahimikan ng Diyos sa buhay ni Zacarias at sa buhay ng mga Israelita ay panahon ng pagninilay. Sapagkat pagninilayan ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos. Kung wala kayong girlfriend o boyfriend, 60 o 65 years old na kayo, ang daming biyayang ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Ang dami. Kaya po, yun yung panahon ng pagninilay, ang katahimikan ng Diyos. Kaya minsan, tayo ay
hindi tayo sanay sa katahimikan. Kaya sa ating pagdarasal, ang imbitasyon sa atin ay hindi lang yung pagsasalita ng mga formula prayers, kundi pumunta lang dyan upang manahimik, makinig sa Diyos. Mga kapatid, kung mukhang tahimik ang Diyos yung panahon ng pagninilayan natin ng kabutihan ng Diyos. Kaya nung dumating ang katuparan nung sinabi ni Anghel Gabriel ng pangako ng Diyos na sila ay magkakaroon ng anak, ano ang dumating? Ang boses sa ilang. At walang iba kundi si Juan Bautista. Pero dahil ang daming Marites at daming Marikey, okay, nag-aaway-away pa sila. Ang gusto ni Elizabeth ay Juan ang ipangalan sa kanya, sapagkat ang gusto ng mga kamag-anak at kapitbahay ay gagawing Zacarias Jr. Kasi yun ang kanilang kultura. Unang anak ay dapat pangalan ng tatay. Ganon din sa mga Filipino, di po ba? May mga pamilya na wala ng ibang alam na pangalan. Yun lang. Okay. Agilos the first, Agilos the second, Agilos the third, Agilos the fourth, hanggang Agilos the seventh. Dominador the first, Dominador the second, Dominador the third, hanggang pitong anak, Dominador pa rin. Di po ba? Sa iba, kombinasyon naman ng pangalan. Diba? Kombinasyon ng nanay at saka tatay. Yung panganay namin, ganoon din, ano? Marlita, sapagkat Mariano at Lolita. Okay? Meron dito, kombinasyon din yung pangalan. Yung iba, paano kaya yung magiging kombinasyon ng Charlie at saka Gertrude? Anong maging pangalan ng inyong anak? Charger, di ba? Yung Celedonio at saka Fonseca. Cellphone naman. E paano naman yung Constancio at saka Dominga? Ayun ang bahala. Mga kapatid, may isang controversy sa Japan, doon sa barangay namin sa Japan, noong 1993. May-ari ng restaurant, pinangalanan nila ang kanilang anak, Akuma. Alam niyo kung ano ibig sabihin, yung mga marunong magsalita rito ng Japanese? Devil ang ibig sabihin. Kaya nung na-register nila sa registration office, hindi tinanggap. At nag-file ng petition o ng kaso ang mga magulang. At naging controversial ito. Sabi ng magulang, pinili namin itong Akuma sapagkat dahil sa kanyang magical pangalan, magic, mas maganda. Okay? Kaya sa family court, alam niyo kung anong desisyon? Pinayagan ng family court doon sa amin, sa barangay namin sa Japan. Sapagkat karapatan ng magulang ang magbigay ng pangalan sa kanyang anak. Pero, ang controversy next year magiging 30 years na. Hindi ko alam kung buhay pa yung bata. Ang pangalan na ibinigay ngayon ay Juan. Okay? Sapagkat ang kahulugan nito ay ang Diyos ay mabuti. God is gracious. Bakit? Si Elizabeth, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay God. Ano? Nangako ang Diyos. Ang Zacarias naman, God remembers. Di po ba? Anong kahulugan ng inyong pangalan? Meron ba kahulugan? Dito ba si Josh? Eh, wala. CJ, nandyan? Hindi niya alam yung anong kahulugan ng pangalan mo. Hey, Joshua, God saves. No? Ni-research ko rin yung aking pangalan kasi crisis ako. Sabi nila, para sa babae yung pangalan mo. Para din naman sa babae ako. Hindi naman ako para sa lalaki. Okay? Lenny, galing sa Leonardo. Leonard, Lenny. Okay? Pangalan niyo, anong kahulugan? Ibig sabihin, Lion's Heart. Nuwari. Okay? Anong pangalan, anong kahulugan ng inyong pangalan? Kung si Elizabeth ay, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay nangako ang Diyos, at si Zacarias ay naalala ng Diyos,
Kaya ang pangalan ng kanilang anak ay Juan sapagkat mabuti ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, hindi lang kay Elizabeth at Zacarias mabuti ang Diyos. Hindi mabote ha? Mabuti ang Diyos. Sa ating lahat, mabuti ang Diyos. Sapagkat araw-araw, pinayayaan tayo ng Diyos. Kayo, pamilya, kami, pamilya din. Buhay, trabaho, paglilingkod, ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Kaya, huwag nating kalimutan magpasalamat sa Diyos. Sapagkat, sa dami na kanyang biyayang ibinigay, milyon-milyon, hindi pera, milyon-milyon na grasya ang atin. Marirealize namang natin ito. Kung tayo ay haharap sa Kanya ng tahimik, babalikan ang ating buhay. Mula noong tayo ay isinilang hanggang ngayon. Lahat ng ito ay biyaya. Amen. Magsitayo po sila. Habang papalupit ang ating pinakahihintay,